Sa ngayon ba ay isa ka sa mga namo-problema at nagtatanong sa sarili na kung bakit ako mahirap at kapalaran ko ba ito? Pero sa kabila nito ay may pangarap kang umunlad at umasenso ang buhay. Kaya naman sa video na ito ay bibigyan kita ng tatlong paraan kung paano makakaahon sa kahirapan. Pero bago ako mag-umpisa sa countdown, gusto ko lang ibahagi sa inyong lahat na katulad ng karamihan na pinanganak sa bansang ito, ay isa rin ako sa mga batang hindi namuhay na may maayos na kalagayan. Katulad nyo rin ako na nag-aral sa pampublikong paaralan. Hindi ako magaling sa sports, hindi rin ako matalino. Wala rin akong talent kagaya ng pag-awit o pagsasayaw. Sa madaling sabi, isa lang akong average na bata. At kadalasan ay sakitin pa at lagi inaatake ng hika. Pero sa kabila ng mga dagok at pagsubok sa buhay, ay inangat ko ang sarili ko at napunta sa kalagayan ko ngayon. Ibig ko lang sabihin ay alam kong kaya mo. Okay? Let's go! Number 1, desire na yumaman. Ang nagiging problema sa isang tao kapag pinanganak siyang mahirap ay ang pagkondisyon sa sarili na magiging mahirap na lang ako habang buhay. Na hindi na ako pwedeng yumaman. Di ako matalino, hindi ako nakagraduate ng college, maaga akong nagpamilya at kung ano-ano pang dahilan upang masabi at tanggapin sa sarili na hanggang dito ka na lang, na wala nang pag-asa. Kaya naman sa isang tao ay kailangan meron kang desire o sa Tagalog ay pagnanasa o pagnanais na yumaman. Pero sa paniniwala kasi ng mga tao, kapag nais mong yumaman, ang tingin ka agad ng karamihan dito ay masama ka, na ito raw ay evil. Yung iba, sasabihin na masyado kang sakim. Kung magpapadala ka sa sasabihin ng ibang tao, talagang hindi ka yayaman at makakaahon sa kahirapan. Kaya kailangan mo silang baliwalain at sabihin sa sarili mo na nag-aasam akong yumaman at gagawan ko ito ng paraan. Kahit na ano pa ang mangyari, dahil nga hinahangad mo ito. Hindi mo naman kailangan maging milyonaryo para masabing mayaman ka na. Pero hindi ko naman sinasabi na masama maging milyonaryo. Bagkus ay maaari mo itong gawing goal sa buhay. Pwede nating i-relate dito yung kay Michael Jordan na naging desire ay ang greatness sa larangan ng basketball. Dinesire niyang maging pinakamagaling sa lahat. Dinesire niyang maging champion. Dinesire niyang manalo sa kahit anong laban. At yun ang ginawa niya dahil sa kanyang pagnanasang makamit lahat ito. Pinaghusayan niya ang kanyang paglalaro, pinagaling ang skills, naging competitive at naging leader sa mga teammates niya. At yun ay dahil sa desire, ang desire na greatness. Kaya naman sa kahit anong debate ay kasali siya sa top 5 all time at tinaguri ang GOAT o greatest of all time. Kaya ikaw ngayon na nahihirapan, hindi pa huli ang lahat. Huwag kang makontento sa kalagayan mo ngayon. Kung may pangarap ka at hinahangad mong yumaman, gawin mong desire ito ngayon mismo. Number 2, maging futuristic, mag-isip. Isa sa mga nagiging hadlang mo sa pagyaman ay dahil sa pagbabalik-balik mo pa sa nakaraan, sa mga bagay na tapos na, sa mga bagay na hindi mo na kailan pa mababago at maibabalik. Lalo na kung puro pagkakamali ito at sa tingin mo ay naging dahilan kung bakit ka naghihirap. Tapos na yan lahat. Move on. Sabi nga sa quote ay ganito, "You can't have a better tomorrow if you're always thinking about yesterday." Sa madaling sabi, kailangan mo ng isang tabi ang nakaraan mo kung gusto mong umunlad. Noong araw kasi, hindi ko inayos ang pag-aaral. Tapos na yon. Dapat talaga hindi na ako nag-resign. Tapos na yon. Kung nag-ipon lang sana ako noon, tapos na yon. Ang mahalagang gawin mo ngayon ay matuto sa mga pagkakamali mo noong nakaraan at gawin mo ito sa kasalukuyan. Kailangan pinapaunlad mo ang sarili mo at nakikita mo yung target mo na
gusto mong maabot. Hindi mo rin dapat laging napapansin ay kung anong meron ka ngayon, bagkus ay kung ano pa ang magagawa mo sa kasalukuyan upang maabot mo ang pangarap mo sa hinaharap. Itigil mo na ang mga excuses o palusot mo sa buhay at palitan ito ng magagandang habits upang umunlad din ang sarili. Kung dati ang tatay mo ay adik, hindi ibig sabihin ay kailangan mo ring maging adik dahil adik siya. Kung ang tita mo ay nakulong noong araw, hindi ibig sabihin ay dapat maging kriminal ka rin katulad niya. Kung noon ay puro ka pagkakamali sa buhay, hindi ibig sabihin ay hindi mo na ito maitatama sa kasalukuyan para sa iyong hinaharap. Tandaan na pwede mong baguhin ang tadhana mo at hindi lang ito palaging paurong, bagkus ay pwede rin namang pasulong. Tingnan mo ang bagay-bagay na makakaapekto rin sa hinaharap or para sa long term. Ito bang ginagawa ko ngayon ay magpapayaman sa akin or lalo lang magpapahirap? Tanungin mo ang sarili mo. Siguradong alam mo ang sagot. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button upang hindi mo ma-miss out ang mga bagong videos. Thank you! Number 3, hindi pagsuko. Maraming tao ang patuloy na hindi makakaalis sa kahirapan ay dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsuko. Maganda pa, i-reverse mo na lang ito at gawing paulit-ulit na hindi pagsuko. Kilala nyo naman siguro si J.K. Rowling na gumawa ng Harry Potter series. Alam nyo bang 12 times na na-reject ang librong ito ng mga publishing house at ang ilan pang mga naisulat niya ay ilang ulit ring na-reject at nasabihan pa ngang pangit ang pagkakasulat sa mga ito. Pero tingnan mo naman ngayon kung nakanino ang huling halaka. Kaya baka naman isang beses ka palang pumapalpak o nagkakamali ay suko ka na. Isang beses ka palang nalugi ay aayaw ka na. Tandaan na, quitters never win, winners never quit. Yan ang isa sa mga bagay na maghihiwalay sa successful at sa mahirap na tao. Yun ay ang mabilis na pagsuko sa bagay. Yung iba naman ay sumusuko na agad sa pamamagitan ng hindi pagsubok. Ang hindi pagsubok sa bagong bagay or pwede rin hindi pagsubok na gawin ang pangarap sa buhay. Kung hindi ka susubok ng susubok, hindi mo malalaman ng isang bagay. Huwag kang matakot dahil ang takot ang magpapahirap sa'yo. Malalaman mo bang masarap ang fried chicken kung hindi mo susubukan? Diba? Hindi. Kailangan mo itong kainin para malaman mo. Lagi rin sinasabi na hindi ka matututong magbisikleta kung hindi ka sumimplang. Pero sa kabila ng pagsimplang mo ay pinipilit mo pa rin magbike, kaya natuto ka. Kaya dapat mong i-apply din ito sa buhay. Quit the habit of quitting. At matuto kang magtiis, magpursige, at magtiwala sa sarili mong kaya mo. Na kaya mo itong lagpasan at kaya mong magtagumpay dito. Hindi porket nadapa ka ay hindi ka na babangon. Hindi porket nagkamali ka ay hindi ka na pwedeng tumama. Hindi porket nalugi ka ay hindi ka na pwedeng kumita pa. Hindi porket bumagsak ka ay hindi ka na pwedeng umasenso. Subok lang ng subok. Tuloy-tuloy ka lang sa hamon ng buhay. Huwag kang susuko. Pwede kang yumaman. Huwag mong sukuan ang sarili mo dahil dun ka matatalo. In summary, itong tatlong paraan kung paano ka makakaahon sa kahirapan. Number 1, desire na yumaman. Number 2, maging futuristic, mag-isip. Number 3, hindi pagsuko.
Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan nating gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!